What's up mga kapadyak? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for this video ay i-feature natin tong bagong budget MTB ni FoxEye ngayon 2021. Ito ay si FoxEye Rollins 5. Mamaya alamin natin yung mga nakalagay na coupons dito at kung sulit ba talaga yung specs niya para sa kanyang presyo. At syempre mga kapadyak, sa video nito ay hindi natin makakalimutan na kunin yung tubang niya. Titignan natin mamaya kung gano'ng nga ba siya kabigat. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-turn on mula na ng notification bell para lagi kang updated sa mga latest budget MTB dito sa market na mga binabay check natin. So tara mga kapadyak, simula na natin ito. Alright mga kapadyak, ito na yung buy check natin dito kay FoxEye Rollins 5, latest budget MTB ni FoxEye ngayon 2021. Mag-start ng tayo dito sa kanyang frame. Yung frame ay glossy type na kulay white. Ayun o, glossy na glossy. Tapos combination siya ng kulay black sa kanyang mga decals dito sa kanyang frame. Tapos sa pinaka frame size naman ito, ito ay size 17. Ayan o, kitang-kita dito sa kanyang seat tube. Medium yung kanyang frame. Tapos sa pinaka wheel set naman itong si FoxEye, ito ay size 27.5. Pero available din to sa size 29er. Dito lang yan kay LJ Bike Santana. Tapos sa pinaka down tube niya, dito nakalagay yung pinaka brand name niya na FoxEye. Ayan, kulay black. Tapos dito na nakalagay yung pinakalagay na kanyang battle cage. Tapos sa kanyang ICR naman, dito rin yan sa kanyang down tube ah. Sa right side na kanyang down tube, wala siya nakapasok na cable. Pero sa left side, meron siya nakapasok na cable. Dalawa yan, sa kanyang down tube at sa kanyang top tube. Sa kanyang down tube, dito naman pinasok yung kanyang cable para sa kanyang RD. Tapos sa top tube naman niya ay yung kanyang brake cable para sa likod. Tapos sa pinaka head tube naman itong si FoxEye Rollins 5 ay naka non-tapered. Pero kung mapapasin nyo, para siyang tapered no. Pero pag tinignan nyo sa loob to, ay straight lang yung kanyang head tube. Tapos sa pinakaharap naman itong kanyang head tube, dito nalagay yung pinaka logo niya na FoxEye. Ayan. Tapos sa pinaka top tube naman niya, meron siyang protector dito o yung tinatawag nilang reinforced gusset. Kahit na budget MTB lang to no, meron na siyang ganito. Sa kanyang top tube, dito natin makikita yung pinaka model name niya na Rollins 5. Tapos may nakalagay din dito na mga decals. At may warning sign din dito na nakalagay. Ayan. Okay. Dito naman tayo sa kanyang pinaka seat clamp na ginamit sa kanya. Yung kanyang seat clamp ay alloy, naka quick release. Tapos sa kanyang seat post naman ay 27.2. Bakal yung kanyang seat post. Sa kanyang seat clamp naman ay 31.6. Yung kanyang seat post ay 27.2 na bakal. Tapos sa pinaka saddle naman niya, kaya saddle wala siyang barang nakalagay no. Ito klase yung saddle niya mga kapadyak. Dahil parang pisik yung datingan niya oh. Ayun, napakaganda. Malambot na rin yung kanyang saddle. Wala lang siyang butas dito sa gitna no. Ayan. Okay. Dito naman tayo sa kanyang pinaka drivetrain setup. Ito pala ay naka 1x8 speed. Ayun oh, kitang kita. Tapos yung pinaka ginabi na RD sa kanya, ayan, L2A3 pang 8 speed. Yung kanyang pulley dito ay hindi pa oversize yan, syempre, budget MTB lang ito, no? Tapos sa kanyang cogs naman na ginamit sa kanya, threaded type, 12 teeth yung pinakamaliit. At yung pinakamalaki naman niya ay 28 teeth, thread type to mga kapadyak. Tapos meron din siya protector dito para hindi mahulog yung kadena nyo. Tapos sa pinaka chainstay naman niya, dito nakalagay yung pinaka model name niya na Rollins 5 at yung kanyang wheelset na size 27.5. Sa kanyang sustain naman, may nakalagay dito ng mga decals. Tapos meron din siyang sustain bridge, meron din siyang chainstay bridge syempre. Sa kanyang RD hanger o yung kanyang dropout dito ay replaceable naman to no. Kaya kung mabali to mga kapadyak ay kabili naman kayo. Pwede nyo itong mapalitan. Ayan. Sa kanyang chain naman na ginamit sa kanya, yung chain na ginamit sa kanya ay ZSC chain na pang 8 speed. Wala siyang missing link mga kapadyak ha. Tapos sa kanyang crankset naman na ginamit sa kanya, naka 1x, generic na crankset yung ginamit sa kanya. Siyempre, plastic yung sa labas, yung sa loob naman ay bakal. Tapos naka square type yung kanyang crankset, naka 34 teeth yung kanyang chainring. Hindi siya removable. Kaya fix na to yung kanyang crankset. Tapos yung kanyang bottom bracket dito, kahit naka square taper lang to, ay naka silvering naman yung kanyang pinaka bottom bracket. Sa kanyang shifting performance naman mga kapadyak, dahil naka 1x lang to, L2A3 yung ginamit sa kanya, pang 8 speed. Tapos naka thread type na cogs, 12 teeth to 28 teeth yung pinaka ratio niya dito sa kanyang
Cogs. Tapos sa chain naman na ginamit sa kanya, pang ZSC chain na pang 8-speed. Tapos naka 1-by naman dito sa harap. Ito naman yung kanyang shifting performance. Ayan yung shifting performance, makapadyak ha. Mabilis naman yung paglipan ng kadira niya. At wala naman delay yung kanyang shifting. Basta nakatuo lang ito na maayos. L2A3 na pang 8-speed. Ayan, smooth. Okay, dito naman tayo sa kanyang pinaka wheel set. Sabi ko nga kanina, ito ay naka size 27.5. Tapos dito naman tayo sa kanyang rims. Yung rims na ginamit sa kanya, kahit na budget MTB lang to, ay naka-alloy na yan. CNC double wall alloy rims. Tapos yung kanyang spokes naman dito ay naka-bakal yung kanyang spokes. 36 pieces yung bilang na itong kanyang spokes sa kanyang wheel set. Tapos sa gulong naman na ginamit sa kanya, kahit na budget MTB lang to, naka-skin wall na yan syempre. Compass yung ginamit sa kanya. At may lapad naman to na 27.5 by 2.10 itong lapad ng kanyang gulong. Ito yung lapad ng 2.10 dito kay Fox I. Rollins. Siguro hanggang 2.2 pasok pa to, no? Malaki pa kasi yung clearance niya dito sa kanyang stay bridge. Ayan. Tapos sa hubs naman na ginamit sa kanya, ito ay naka thread type. Tapos bakal pa yung kanyang hubs. Ayan, naka ball bearing. Mas maganda kung i-upgrade nyo to sa cassette type. Pero kung wala pa kayong pang-upgrade, okay na to. Dahil matibay na naman to, no? Tapos ito naman yung kanyang sound check nitong kanyang hubs. Eh siya. Maganda rin yung klase ng kanyang hubs, makapadyak ha. Kahit na thread type lang to, basta nagkakabit na maayos. Ayan. Dito sa likod ay naka quick release yan. Tapos sa pinaka suspension naman niya, Fox Eye na rin yung may gawa. Naka coil type yung kanyang suspension, tapos naka 100mm naman yung travel niya. Sa kanyang arc naman dito ay bakal, tapos sa kanyang lockout naman ay naka manual lockout. Tapos yung kanyang preload cap dito, ayan siya. May preload cap siya diyan. Tapos sa kanyang dropout naman dito ay naka quick release naman yan. Tapos yung kanyang wheelset dito ay size 27.5 din to. Tapos sa kanyang rims naman ay naka CNC double wall na alloy rims. At naka 36 pieces na spokes. At yung kanyang hubs na naka ball bearing, bakal yung kanyang hubs. Ayan. Sa kanyang brakes naman na ginamit sa kanya, yung brakes na ginamit sa kanya ay mechanical brakes. Mas maganda kung i-upgrade nyo ito sa hydraulic brakes para mas malakas yung preno. Yung ginamit na brand sa kanyang mechanical brakes ay Bison. Ayan, kitang kita Bison yung ginamit sa kanya. Naka quick release dito sa harap. Tapos sinamaan pa to ng 160mm na rotors. Naka 6 bolts na rin yung kanyang rotors. Tapos naka IS mount naman yung braking mount niya dito sa kanyang fork or international standard. Ayan. Dito naman sa likod ay naka mechanical brakes din yan. Ang brand niya ay Bison. Tapos naka IS mount din dito. Tapos naka quick release naman dito sa likod. At naka 160mm na rotors. 6 bolts na rin yung kanyang rotors. Dito naman tayo sa kanyang pinaka handlebar. Yung kanyang handlebar ay bakal. Ayan. Naka-rest yung kanyang handlebar. Wala siyang brand na nakalagay. Tapos sa kanyang stem naman, ragusa na stem, alloy to. Tapos naka-negative 17. 70mm yung haba nito. Sa kanyang headset naman, naka-ball bearing pa to. Hindi pa to naka-seed bearing. Sa kanyang handle grips ay naka-rubber na handle grips. Malambot naman yung kanyang handle grips at makapit na rin. Sa kanyang brake lever, pamechanical. Tapos sa kanyang shifter na para sa kanyang RD, L2A3, pang speed na rito. Dito naman sa kabila ay naka mechanical brakes, ang para matusarap at yung kanyang rubber na handle grips. Ayan. Kung mapapas nyo dito, wala siya shifter para sa kanyang FD dahil naka 1-by lang to. Pero pwede kayo mag 2-by dito, okay naman 3-by. Dahil meron siyang stopper para dito sa kanyang frame. Ayan, yung nakabilog. Pwede kayo mag 2-by dyan o kaya na mag 3-by. Pwede kayo maglagay ng FD dito na clamp type. Ayan. Sa timbang naman itong si Fox I. Rollins 5 ay yung nakuha natin ay 14.1 kg.
or sabihin mo ng 14 kilogram. Itong si Pax iRollins 5. Medyo mabigat pa siya, no, dahil budget MTB lang to. Kadalasan sa kanyang mga parts ay bakal pa. Pero kung i-upgrade nyo to sa alloy yung mga parts niya, siguro mas gagana pa lalo to, no. At yung price pala nitong si Pax iRollins 5 dito sa LJ Bike Santana ay 8,500 para dito kay size 27.5. Dito lang yan kay LJ Bike Santana. Ilalagay ko lang yung kanilang FB page sa description box below at yung kanilang contact number at yung kanilang full address na kanilang bike shop ay ilalagay ko rin sa description box below. At yung kanilang payment option para dito kay Pax iRollins 5, mayroon sila dito, home credit. Kaya kung nagustuhan mo yung video na ito, huwag mo kalimutan bigyan ng like at mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga latest MTB na mga binabike-check natin. So nakagaya ito si Pax iRollins 5. So hanggang dito lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe mga kapadyak.